ng Acqua Fraggia at syempre kasama ko ang aking family again and forever. At meron po akong special guest dahil kasama ko ang Kalakal Brothers and syempre my sister-in-laws at ang mga pinsa ng aking baby. Ito ang sinabi ng mangangaral na anak ni David na hari ng Jerusalem. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog. Pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay iihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik. Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat, pero hindi naman napupuno ang dagat kahit napatuloy ang pag-agos ng ilog. Ang lahat ng ito ay nakakabagot at ayaw na ngang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tainga natin sa pakikinig. Ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay pa ba na masasabi mang bago? Nariyan na iyan noon pa. Kahit noong hindi pa tayo pinapanganak, hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon. Ganoon din sa hinaharap. Hindi rin ito maaalala ng mga tao sa bandang huli. Ang karunungan ng tao ay walang kabuluhan. Ako na isang mangangaral ay naging hari ng Israel. Tumira ako sa Jerusalem. Sa aking karunungan, pinag-aralan kong mabuti ang lahat ng nangyayari rito sa mundo. At nakita kong napakahirap ng gawaing ibinigay ng Diyos sa mga tao. Nakita kong walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa ng tao rito sa mundo. Para kang humahabol sa hangin. Ang baluktot ay hindi mo maitutuwid at ang wala ay hindi mo maibibilang. Sinabi ko sa aking sarili, mas marunong ako kaysa sa lahat ng naging hari sa Jerusalem. Marami akong alam. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Para kang humahabol sa hangin. Dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadadagdagan din ang aking kalungkutan. Ang kasayahan ay walang kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala rin kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak. Kahit na marunong ako, sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Naisip ko lang na baka iyon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay niya dito sa mundo. Ayun, dami na parking eh. Entrance.
Dito naman tayo sa Lecco. Ngayon po ay nandito kami sa Lecco. Nagsasightseeing tapos kakain kami ng gelato. Kung ang mga oras na ito ay tinaktana ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao at lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa taktang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito ay regalo niya sa atin. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaaring itagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, papaano ka maiinitan? Madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Sa aking vlog at pauwi na po kami ng bahay. Bye! Thank you!